Mula Quezon City, bumiyahe ang ating KMJS truck ng mahigit 18 oras papuntang Katbalogan sa Samar. Ang ating pasahero ngayon na makikiselebrate sa 10th taong anibersaryo ng KMJS, walang iba kundi ang pambansang Bek, si Tom Rodriguez. Name it, kahit anong lugar dito, nalakad ko na. Nalibot ko na, naikot ko na. Walang sulok dito na hindi ko naikot dati nung bata ako. Ang 25 anyos na si Tom Rodriguez o Bartolome Alberto Mott sa totoong buhay ay pangatlo sa anim na mga anak ng Pilipinang si Teresita Abinguna at ng US serviceman na si William Mott. Ipinanganak siya sa Olongapo City pero tumira sa Katbalogan City sa Samar mula 1991 hanggang 2001. Katarin nga nagkikita yan ha, nga mga taga Samar, maupay nga aga kulop gabi iyong atanan. Damo nga salamat ha, pagsuporta ako nga akon nga tanan nga ginihimo didi yan ha, industriya nga showbiz. Lali. Pero dahil naging abala si Tom sa showbiz, hindi na raw siya nakauwi sa kanyang probinsya. At nung nabalitaan niya na isang Katbalogan sa mga napinsala ng Yolanda, gustong-gusto raw niyang kamustahin ang kanyang mga kababayan. Kaya ngayon, matapos ang 3 taon, sakay ng KMJS truck, magbabalik bayan si Tom sa Katbalogan, Samar. Hello mga kapuso, dito ako ngayon sa napaka-cozy na Jessica Soho truck at papunta tayo sa bahay ng childhood best friend ko si Chok Chok. Hindi niya alam na nandito ako kaya gugulatin natin siya. Dito kami palagi naglalaro ni Tommy. Eh, hindi pala Tommy yung pangalan namin dito, hindi to. Minsan Tomas or Bartolome yung tawag namin dito. Dito hanggang sa likod. Pero kami dong parang siso dati. Magkapit-bahay sa Barangay 3 sa Katbalogan si Jukjuk at Tom. Nakilala lang daw ni Jukjuk si Tom nung minsang naglaro ito sa tapat ng kanilang bahay. Nakalimutan ko na kung ilang taon kami pero diyan kami diyan sa street nagkakilala sa may sa labas ng bahay lang namin. Tapos nakikita ko siya dumadaan siya diyan. Naka-Superman costume siya. Masok din ako ng bahay, nagbihis ako ng Batman yato na costume. Tapos doon kami nag-start maging friends ni Tommy. Kwento pa ni Jukjuk, makulit at pilyong bata si Tom noon. Minsan dinner siya ng tito ko, uminom siya ng kanal. Dahil naging magkasangga si Tom at si Jukjuk, sabay pa raw silang tinuli. Normal lang, patuli ako, patuli siya. Parang ganun lang, yung ibang bata umiiyak siya, hindi, lalang. Dito si Tommy tinulian, dito sa clinic, ayun! Siya yung nagtuli kay Tommy, si Tito Don. Tito Don yung nagtuli, dyan niya tinulian. At hindi naman daw sa pagmamayabang, pero si Jukjuk daw ang nagturo kay Tom na mag-gitara. Mahilig yung kumanta, maganda yung boses nun. Tsaka marunong magsulat ng kanta. Ako sa melody dati, tapos siya gumagawa ng lyrics ng grade school pa kami. Kung itinuturing na crush ng bayan si Tom ngayon, pagbubuking ni Jukjuk, hindi pa raw ito pansinin noon. Minsan may pinuntahan kaming gusto niyang babae, tapos may dala siyang ukulele. Inaranan niya dito sa may palengke namin banda. Inaranan niya, dala pa namin yung alaga niyang monkey, si Sandra ba yung pangalan nun? Di ko alam kung dito kami binuhusan ng tubig or dito sa may isa niyang liniligawan. Sa binuhusan kami ng tubig, takbuhan kami. Pero ang hindi alam ni Jukjuk, matapos ang 3 taon, makikita niya nang muli ang kanyang best friend. Wala pa naman akong idea nun eh, kung ano yun eh. Basta, tinan mo to joke oh. Di ko alam, di ko pa alam yung internet or ano. Kumusta? Kumusta? Pahitin ba ito na? Si Tom, matatas pa rin magwaray. Umigaw kayo. Ansya nga ni, di ka man na-reply Facebook. Di na ako nag-i-internet. Ansya. Imuha na ito, PE, ito, re-reply. Di, backing pick nga ako. Nag-message ako one time mo Facebook, nag-reply. English, ako dire ni Tom. Oo, dire na ako ito. Paglabas ng bahay,
Nakita rin ni Tom ang clinic kung saan sila tinuli. Kasi nga ako, hindi ako ginturi. Tama. Kasi doon ay, hindi ako tinulian. Si Tito, yan, tawagin mo. Yan yung kasama ko. Ano talaga niya, Kan? Tawagin. Takpan mo yung mukha ko, takpan mo. Takpan mo yung mukha ko, takpan mo yung mukha ko. Suntuhin ko, puro dugo. Takpan mo, suntukin kita. Mister, yung ginturian mo. Siya yung nagtuli sa akin. Ito yung pinakatambayan ng lahat eh. Mga ate ko, ginaya ko, dito sila lagi. Kami, dito kami lagi. Ano yung chicken sandwich nila? Pork sandwich. Pork sandwich. Pork sandwich. Saka yung halo-halo. Sarap. Binalikan din nila Tom at Jukjuk ang paborito nilang tambayan. Kung saan nagmerienda sila ng paborito ni Tom na halo-halo. Pag na nakakaigay ako ng pera kay Mami, 14 pesos pa lang noon dati, naalala ko. Sabi, ganun pa rin, ang sarap pa rin. Amo na gapot yung rasa, no? Gumuti na, o baka dumako na kita. Dumako na. Nanunong ko kung lumate ba siya, kung lumaki lang kami. Pinoy ko lumaki lang kami. Pinasyalan din ng dalawa ang dati nilang palaruan. Pag si Jokjok lagi nagmumotor, ako lang lagi ang kasno ni. Lagi kami ikot-ikot lang kung saan-saan. Dito lagi. Thank you po. Yun, andito pa yun dati. Lagi ko yung sinasakyan. Yung kanon na, no? Yung kanyon. Lagi ko itong sinasakin dati, pero wala pang pintura. Ganito lahat yung itsura niya dati. Tapos ano, parang concrete lang. Lagi. Dito ako nakaangkas eh. Pero ang liit na niya. Bago maghiwalay ang mag-best friend, si Tom, may handog na regalo kay Jukjuk. Tatagoy mo. Itunuan nila. Para ano niyan, magtukar kita. Kanta-kanta kita. Sinsalaan mo lang na... Thank you. Ito magtulog. Kita mo magpintang trust.